At inaasahan pong dadalhin sa detention facility ng Senado si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kapag nakabalik na siya sa Pilipinas. At kaugnay po niya, makakapanayam natin si Senador Sherwin Gatchalian. Senator, magandang umaga po. Thank you for joining us today. Good morning, Ivan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Senator, yung sources po namin ang sinasabi, mamayang hapon daw makakabalik ng Pilipinas si Alice Guo. Ano ho ang impormasyon ninyo tungkol dito? So far, yun yung ang aking information base sa OSAA or Sergeant at Arms namin dito sa Senado. So far, yan pa lang ang aming nakukuhang information. Sa ngayon, ang may custody kay Guo Huaping ay ang Bureau of Immigration at ang NBI. Kaya okay, nagre-rely rin ang Senado sa kanilang mga information. But so far, yun pa rin ang nakukuha namin. All right, pero dadalhin daw po sa Senado once makabalik sa Pilipinas. Pero tila may magkasalungat po kayo ni Senate President Jesus Cordero tungkol sa paghihigpit kay Alice Guo sa Senate Detention Facility. May consensus na po ba? May agreement na kung ano ang ipatutupad? Base sa mga dating regulation namin ay bawal ang magkaroon ng cellphone sa loob ng detention cell. At yun po ang naging patakaran ng mga una. At yun lang naman ang aming i-clarify, no? Na ito pa rin ba ay ipapatupad sa mga darating na panahon. So yun lang naman po ang i-clarify. At magkasama po sila sa isang kwarto? Sama. Si Sheila Guo? Correct. Magkasama sila sa isang kwarto at hinanda na yung detention cell. In fact, nakahanda yung detention cell sa kanyang pamilya dahil mayroong outstanding arrest order para sa kanyang buong pamilya. Pero sa ngayon, ang nahuhuli pa lang ay si Sheila at si Guo Huaping. Ano hong alam ninyo, Senator Gatchalian, dito sa impormasyong hinihingi raw ng Indonesian government yung drug suspect na si Gregor Haas, kapalit ni Alice Guo? Sa pagkaalam ko, itong si itong Australiano na ito ay most wanted criminal pagdating sa drugs. Parang itong taong to ay isang drug lord or drug dealer sa Indonesia at kasuhan siya doon. Pero nakatakas rin, nakapunta dito at nahuli naman dito. Wala akong information rin sa itong tinatawag nilang prisoner swap, no? Ang gagawin. Narinig ko na itong issue na ito, medyo matagal-tagal na, pero pagdating dito kay Guo Huaping, wala pa ako nabukong information din. But would you be amenable to it kung sakaling magkaroon nga ng ganong demand na palit ulo? Dapat pag-aralan yung circumstance, no? Kung ano yung mga legal implication nito. Pero kung ako ang tatanungin, dahil yung crimen ay nangyari sa Indonesia, nagbenta siya ng drugs doon, nag-prospect siya ng drugs doon, at obviously maraming napinsala doon, maraming naging biktima, dapat ibalik siya doon para harapin niya yung mga kaso niya doon. Dapat harapin niya yung mga isinampang kaso laban sa kanya. Dahil ganun din naman yung gusto natin gawin kay Guo Huaping, na harapin niya yung mga kaso niya dito sa ating bansa. Okay. Pero dapat pa rin pag-aralan yung legality nito. Yun lang ang aking caveat dito. Pinag-uusapan na po ba sa komite kung kailan sasalang sa hearing si Alice Guo? At kayo po, personally, ano ho yung mga tanong na nais niyong itanong sa kanya, yung mga bagay-bagay na talagang gusto niyong malaman mula sa kanya? Ivan, kasi kung titignan natin yung kabuuan, marami na tayong isinigawang hearing pero wala pang nakukulong. So importante na mayroong makulong dito at managot. Hindi lang natin kinagawa itong hearing nito for the sake of hearing, but importante na mayroong managot dito at makulong. Yun pa ang aming hindi nakikita. So tuloy-tuloy yung aming paghahanap ng ebidensya para matulungan natin yung mga kasamahan natin sa executive, sa DOJ, sa PAOK, para makapagsampa ng mga kaso pa, lalo na dito sa PORAC. Dahil sa PORAC, kahit isang kaso, wala pang nasasampa, para makasampa na ng kaso at managot na yung dapat managot. May expect po natin na the side of Guo Huaping will exhaust all legal remedies available to her para ho maiwasan ito, no? Paano ho kung ang maging sagot niya lang sa inyo sa hearing, di na niya maalala? Ano na tayo dyan? Nadala na tayo dyan. Kung matatandaan natin yung mga unang mga hearing niya, hindi niya maalala.
check niya yung records niya. So hanggat hindi siya sumasagot, eh, madedetain siya dito ng mahabang panahon. At katulad ng mga ginawa namin sa mahuling pagkakataon, kung matagal siya dito, ililipat siya sa regular na kulungan. Mm-hmm. Hindi na dito sa detention cell ng Senado, kundi pwede siyang ilipat sa detention, sa kulungan ng correctional or dito sa Pasay CPJ. Mm-hmm. Plano ba sabay-sabay na padaluhin si na Alice at Chilago at si Cassandra Leong para siguro mapagtagpi-tagpi yung mga statements nila? Sa ngayon ay ngayong araw na ito, si Cassandra pa lang ang aming inibitahan. Mm-hmm. Sa Monday, inibitahan ho namin si Go Huaping. At kung kakailanganin, pwede silang magsabay. No? Depende mm-hmm. rin sa mga sasabihin ni Cassandra dahil pailap si Cassandra sa pagsasagot sa House of Representatives. Eh. Binasa ko yung transcript at pinanood ko yung video. Mm-hmm. Papatsi-patsi, papalit-palit. Actually, magulo yung kanyang sagot. Mm-hmm. Kaya depende rin sa kanyang magiging sagot dito sa Senado. Panghuli, Senador, may idea na ho ba kayo sino-sino yung mga tumulong para makapuslit yung magkakapatid na Go? May mga information kaming nakukuha. No? Sa ngayon, ang story ang lumalabas ay yung sinabi ni Sheila na nagbangka sila. Mm. Pero may mga information kami. Ako personally, may nakukuha ko na dapat lang i-validate. No? Gusto lang natin na siguraduhin na itong mga tip at information ay validated. Okay. Senator Sherwin Gatchalian, maraming salamat po sa oras inyo ngayong umaga. Thank you, Ivan. Maraming salamat rin. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.